Nagulat ang buong mundo nang makita ang isang malaking militar na eroplano ng China sa isang liblib na desyerto sa Northwest China. Ang eroplano na may sukat na halos katulad ng isang football field ay tinago sa mata ng publiko hanggang sa isama ito ng isang kumpanyang pampinansyal sa mga larawan nito at ibinahagi ang mga ito sa CNN. Makikita sa mga larawan ang isang misteryosong bagay na nagbibigay daan sa maraming tanong ukol sa mga layunin at kakayahan ng China. Matatagpuan ang eroplano sa isang liblib na lugar malayo sa mga malalaking lungsod o bayan. Ito ay matatagpuan sa isang special na runway na maaaring umikot upang harapin ang iba't ibang direksyon depende sa hangin at kalagayan ng panahon. Ang runway ay mahigit kumulang sa kalahating milya ang haba at may bakod at mga kamera ng seguridad sa paligid nito. Ang eroplano ay pinoprotektahan ng isang malaking hangar na sumasakop sa halos 900 feet ng lupa. Ang hangar ay mayroong gumagalaw na bubong na maaaring buksan at isara upang pasukin at palabasin ang eroplano. Ang kumpanyang satellite na kumuha ng mga larawang ito ay tinatawag na Black Sky, isang American company na nagbibigay ng mataas na resolusyon ng mga larawan at analytics. Kinuha ng Black Sky ang mga larawan noong Nobyembre 2022 at ibinahagi ang mga ito sa CNN noong tagsibol ng 2023. Ang mga larawan ay kinuhanan ng isang satellite na tinatawag na Global 7 na umiikot sa kalawakan ng daigdig sa taas na mga 280 miles. Ang Black Sky ay mayroong constellation na binubuo ng 16 na mga satellite na maaaring kumuha ng mga larawan ng anumang lugar sa mundo sa loob ng isang oras. Nakipag-ugnayan ng CNN sa Department of National Defense upang magtanong ukol sa eroplano. Ngunit hindi sila nakakuha ng maraming impormasyon. Sinabi ng isang mataas na opisyal na sila ay may kaalaman tungkol sa bagay na iyon. Ngunit tumanggi silang magbigay pa ng mga karagdagang komento. Kinontak din ng CNN ang ilang mga eksperto sa mga eroplano at aeronautic na nagbigay ng kanilang mga opinyon ukol sa posibleng gamit at pamamaraan ng eroplanong ito. May mga eksperto na nagmungkahi na ang eroplano ay maaaring gamitin para sa pagsusuri, komunikasyon o kahit na paghadlang sa nuclear. Sinabi nila na ang mga eroplano ay maaaring magdala ng mga kamera, radar, mga sensor, antenna o kahit mga armas at maaaring lumipad sa mataas na altitude sa loob ng mahabang panahon. Maaari rin itong gamitin bilang platform para sa paglulunsad ng mga drone o missile o bilang pang-iiwas pansin upang guluhin ang kalaban. Sinabi rin ng mga eksperto na maaaring mayroong mga stealth feature ang eroplano tulad ng mababang radar signature o camouflage coating. May ibang eksperto rin na nagtataka kung ito ay isang sorpresa sa Western Intelligence o kung alam na nila ito noon pa. Sinabi nila na maaari itong nasa ilalim ng development ng maraming taon o maaaring ito ay isang kamakailang proyekto. Sinabi rin nila na maaaring ito ay isang prototype o maaaring handa na para sa operasyon. Sinabi rin ng mga eksperto na maaaring bahagi ito ng isang mas malawak na programa o maaaring ito ay isang individual na proyekto. Ang laki at disenyo ng eroplano ay lubos na kakaiba at nakakuha ng pansin ni William Kim, isang specialist sa surveillance balloons sa Marathon Initiative, isang non-profit military research organization. Nagmungkahi siya na maaaring ang blimp ay isang platform para sa pagsubok ng mga bagong teknolohiya na maaaring magpalakas ng kakayahan ng militar ng China. Ganun pa man, hindi lamang ito ang teorya ni Kim. Nagbigay ng ibang perspektibo si Jamie Jacobs, isang eksperto mula sa Oklahoma Aerospace Institute. Base sa kanyang kaalaman sa airship engineering, ipinopose niya na ang blimp ay maaaring maging isang parang submarino ng kalangitan. Ibig sabihin nito, maaari itong mapanatili sa isang tiyak na lugar ng maraming oras nang hindi natutuklasan o kinikilala. Ito ay magiging isang makapangyariang kasangkapan para sa pagsusuri o pangongolekta ng impormasyon. Nahulma rin ang online community sa misteryosong blimp at maraming teorya at espekulasyon ang binabahagi sa mga social media at forum. May ilan na nagtataka kung ang blimp ay isang armas, isang spy device o isang eksperimento sa siyensya. May iba naman na nag-analyze ng mga detalye tulad sa mga larawan ng satellite. Binibigyan pansin ang bawat bahagi nito. Isa sa may pinakamahusay na impormasyon ng galing ay kay Ellie Hayes, isang veteranong manaliksik na matagal nang nag-aaral ng programa ng mga airship ng China.
Napansin niya na ang blimp ay matatagpuan sa isang pasilidad ng militar ng China na malaki ang pagkakaiba sa mga naunang airship na ginawa ng mga civil institutions at mga universidad. Sinabi niya na ito ay nangangahulugang ang blimp ay ngayon ay bahagi na ng military strategy ng China at maaaring magdulot ng malaking epekto sa regional at pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Ang lugar kung saan kinuha ang mga larawang ito ay ang base ng Xinjiang, isang lugar na puno ng kabiguang malaman at nasa ilalim ng mga espekulasyon. Unang lumitaw ito sa larawan ng satellite, higit isang dekada na ang nakalilipas at kilala sa mga pangalang tulad ng Korla at Bohu. Kalam, tulad ng pinangako ko para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, e-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Naihinala na ang base na ito ay may malaking papel sa mga pangunahing layunin ng China at ang mga online analyst ay nagsasuggest na ito ay may kaugnayan sa pagdevelop ng mga advanced na teknolohiya tulad ng anti-satellite lasers at high-powered microwaves. Noong 2013, itinayo ng People's Liberation Army ang isang malalaking hangar na may habang 900 feet sa mapaglapit at magkakalayong lokasyong ito. Binanggit ng mga mananaliksik na sobra-sobra ang laki ng hangar na ito para sa eroplano mismo. Gayunpaman, sa mga taon na sumunod matapos itong itayo, ang struktura ay tila nag-iisa, may kaunting aktibidad sa paligid na lugar. Kahit pa ang panahon ng pagtakip ng niyebe ay nakakalimutan, may kaunting indikasyon ng aktibidad na nagbibigay ng impresyon na ang hangar ay karamihan sa mga oras ay hindi aktibo. Gayunpaman, hindi nagtagal, ipinakita na ang pag-iisa na ito ay nagdadala ng maling impresyon. Bumulaga noong 2020, bigla na lamang lumitaw ang isang kakaibang struktura na parang kuna sa runway ng base. May sukat na mga 400 feet ang haba at 160 feet ang lapad. Kapag pinagsama ito sa malalaking hangar, nagbigay ito ng mga bagong teorya ukol sa pagkakaroon ng mga malaking undisclosed aircraft. Nagdagdag ng misteryo ang isang pag-restructure sa loob ng militar ng China kung saan ang mga patenteng may kaugnayan sa teknolohiya ng airship ay inilipat sa isang bagong unit na kilala bilang PLA Unit 63660. Si Ellie Hayes, isang mananaliksik na napansin na isa sa mga patenteng ito sa unit na ito ay nagkakatulad sa colossal cradle sa runway. Ang pagkakadiskubre na ito na natagpuan habang tinitingnan ni Hayes ang mga patent ng China ay nagpapahiwatig ng mas sentralisado at mas nakatuon na pagsusumikap na paunlarin ang teknolohiya ng airship. Gayunpaman, ang pinakamapagpahayag na indikator ng ambisyon ng China sa airship ay ang pagtaas ng aktibidad sa base. Kinuha ng mga larawan ng satellite mula sa black sky ang mga underground excavation at ang paglalagay ng mga foundation. Malinaw na lumalaki rin ang footprint ng hangar complex. Habang patuloy na lumalaki ang base ng Xinjiang, mas pinaigting nito ang intriga sa paligid nito. Ang paglipat mula sa tahimik na pag-iisa tungo sa mas maraming aktibidad ay nagpapahiwatig ng paghahanda para sa isang mahalagang bagay na maaaring baguhin ang global na kapangyarihan. Bagamat hindi patiyak ang eksaktong layunin sa likod ng mga pag-unlad na ito, may ilan na nagsasabing ang pagkakaroon ng isang malaking eroplano noong Nobyembre 2022 ay nagpapalakas ng commitment ng PLA Unit 63660 sa kanilang programa ng airship. Natural ang kamakailang pagpapakilala ng isang malalaking militar ng China na blimp na may ingat na nakatago sa liblib ng mga desyerto ng China ay nagpukaw ng malawakang pagtataka sa pandaigdigang antas. Nagkasabay ang paglubog ng isang solong spy balloon malapit sa baybayin ng South Carolina noong simula ng 2023. Ang timing ng dalawang pangyayaring ito ay napakalaga upang hindi pansinin at ang sunod-sunod na mga pangyayari ay nagbibigay diin sa potensyal na aspeto ng espionage ng programa ng airship ng China. Nagpapalakas ng spekulasyon at nagpapalakas ng internasyonal na alalahanin. Ang pagbaba ng sky balloon ay nagpapakita ng strategikong potensyal ng mga airship para sa pagsusuri ng espionage. Inilalagay ang programa ng airship ng China sa ilalim ng ilaw ng publicity. Ang malaking aerial vehicle ng militar ng China na maaaring magtago at mag-surveillance ng matagal ay nag-alok ng bagong set ng mga strategikong pag-alaala.
Ang mga kakayahang ito ay maaaring magbigay sa China ng di maihahambing na kakayahan para sa pangongolekta ng impormasyon. Sa katunayan, isang ulat mula sa RAND Corporation noong 2018 ay nagbibigay din sa cost effectiveness ng mga airship at sa kanilang kakayahan na magbigay ng mga matataas na klaseng impormasyon kumpara sa mga satellites. Ang mga airship na ito ay maaaring mag-operate sa altitudes na mas kaunting nanganganib na pagkawasak. Nag-aalok ng mas ligtas na economically feasible na opsyon pa sa mga reconnaissance mission. Kahit na dapat tandaan na ang China ay hindi ang tanging bansa na gumagamit ng mga airship sapagkat ginamit din ng United States military ang mga aerostats sa nakaraan. Itong kamakailang pagkakadiskubre ay nagpapatunay na ang programa ng People's Liberation Army ay ngayon ay gumagamit ng tatlong uri ng airship, blimps, aerostats at free-floating balloons. Ito ay malakas na nagpapahiwatig ng dedikasyon ng China na puanlo rin ang kanilang programa ng airship. Bagamat tahimik ang pamahalaan ng China na tumangging magkomento ukol sa airship, malamang na hindi papayag ang pandaigdigang komunidad na malimutan ang pag-unlad na ito. Ang pagkakaroon ng blimp sa pasilidad ng militar na nagpapahiwatig ng isang malaking pagbabago mula sa sibil na teknolohiya at pananaliksik tungo sa militar ay nagpapalakas sa diskusyon ukol sa programa ng airship ng China. Hindi na lamang ito isang akademikong pag-iisip, maaaring maging isang makatotohanang at kritikal na alalahanin para sa intentional na seguridad. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Anong masasabi mo sa planong ito ng China? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At sigurado yung panoorin ng next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kalam na nagsasabing, "Knowledge has a beginning, but no end."